What's up mga kaasang? Welcome back to my channel. At for today's video, nandito tayo sa farm. At ayun, pinaprepare ko na yung mga ano, yung mga paglalagyan dito. Bali, in-explain ko na rin kasi kay Papa kung ano yung mga plano namin dito na idadagdag. At ayun, may mga plano rin pala sila Papa dito sa lupa. Kaya nag-usap lang kami para maayos lang. Tapos, ayun, kukunin ko yung mga ano, yung mga pwede kong kunin. Actually, kukuha ako ng bulto ngayon na marami na mga guppies, kung anong pwede natin makuha dyan. Eh, talagang kukunin ko na ngayon, no? Kasi, yun nga, yung plano namin na mag-farm ng maraming guppy dito, eh, ang target talaga kasi namin ay makapag-produce kami ng marami para makapagbigay kami ng wholesale. So, ang target market talaga namin dito na plano, eh, yung mga pet shop, yung mga ganon, yung mga resellers, yun yung bebentahan namin. So, yun nga, dati ang ginagawa natin, nagbe-breed tayo para sa sarili natin na benta. So ngayon, magbe-breed tayo para doon sa mga nagbebenta. So tingnan natin, no, kung mas maganda ba yung ganun, kung mas mabilis ba kumita sa ganun, at kung paano ba ang mangyayari. Eh, testing muna natin. Tapos, ayun, kukunin ko nga lahat ng mga pwede kong kunin dito, kung anumang strain ang meron ako. Ito ang marami ako, eh, mga tuxedo koi. Tapos, yan, basta yung mga na-binibreed natin dyan. Kunin na yung mga ready na market size. At ayun, no, kung sa mga nagtatanong, magkano nga ba wholesale price ng mga guppies? Para sa akin, no, kasi may mga nakukuhanan din ako. Parang ang pumapata kasi, pwede kong ibigay siya ng 50 per trio o 20 pesos each. So, pag per pair, 40 pesos, tapos trio, 50 pesos. So, ganun yung target namin na ma-out. Na pure strain guppies itong pinag-uusapan natin, guys, no? Hindi to yung mga chops lang. So pure strain tayo, pero bultuhan, no? 100 pieces, 200, 300. So ayun, tignan natin kung ano mangyayari, kung maganda ba. Tapos yun, kukuha nga ako ngayon ng mga isda at yun, i-wholesale na natin kung ano yung mga pwede kong makuha. Alright, so ayun guys, no, bago pa man namin simulan yung plano namin ni Sir Matthew na mag mass breeding, eh meron naman ako dito mga mass breed na isda. Kagaya nitong aking tuxedo na napakarami na talaga at napakakapal na nung aking mga isda dito. So ito, pwede na natin kuhanan to. Ang bali, ang kukunin ko dito lahat ng good size kukunin ko. Iiwan ko yung mga breeder size na mga big mamas and big papas. Ayan, yung mga malalaki. Iwanan ko yung malalaki tsaka yung mga maliliit. So kukunin ko yung mga good size at try natin i-market ng wholesale. So dalawa yung meron tayo dito, dalawang pool. Ayun, marami-rami ito, marami-rami yung makukuha natin dito for sure. So ayun, ito ang tingin ko, marami kong mauwi kasi madami talaga yan. Tapos titingin-tingin ako, ito mga HB blue natin, marami-rami din to. Hindi lang kita kasi dark. HB blue red lace yan. Mga ilang ano rin to, mga ilang trio, ilang pair din yung mga red lace. Kuha tayo niyan mamaya. Tapos itong ating mga EBM. Yan, kukunin ko lahat ng pwede kong kunin dyan. Ititira ko lang dyan yung mga pwede pa magparami ulit. Per 3 yung bentahan ko nito kasi ano, konti lang yung males. So meron tayong tatlong tubs. Tapos itong ano, anong matawag dito? Cherry red, balloon plate natin. Ito, kukunin ko na yan lahat talaga, promise. Tsaka yung mga nandun, kukunin ko na lahat yan. At ilalagay ko na sa isang lalagyan dito. Tapos update ko na rin kayo doon sa ano natin. Yung mga fry natin ito, nawawala na yung mga fry nila kasi mga juby size na. Ang bilis talaga lumaki. Mga juby size na yung mga nilagay natin dito na albino koi guppies. Tapos ito, napakalaki nitong isang ating female. 2 inches yan. Guys, lalaki talaga. So, lumaki sila. So, inintay ko lang mag-drop to. Ayan, laki o. Tama yung daliri ko. Ayan, ang laki o. Oh. Diba, ang lalaki. So, ito na yung mga, ano, ayan o. Yung maliliit na yan. Ayan yung mga fry na nilagay ko dito. Tapos, ito yung mga breeder size. Ay, sobrang laki na tingin ko ay mag-drop na. So, ang setup nga dito, nakakatawa lang din, no? Kasi yung mga crayfish, ang lalaki na rin, grabe. May mga crayfish kasi tayo nilagay sa ilalim. So, nakatago daw sila dyan sa mga dahon, sabi ni Papa. Parang mas maganda nga yung ganitong setup ng crayfish. So, may mga hides pa rin yan, tas may mga nahuhulog na dahon. Nandun sa, kadalasan sa inuhulog na dahon, nandun yung mga malalaking crayfish kasi hindi na sila kaya siya doon sa hides. So, ang pinaka use talaga nitong pond na to, eh, double purpose, no? Sa ilalim, nandun yung mga crayfish natin. Tas sa ibabaw, nandun yung mga guppies. So,
So sulit na sulit yung isang pond na ganito. Tapos yun, yung mga nahuhulog na dahon, eh kinakain, ginagawang hides, tapos kinakain ng ating mga crayfish. So yun, ang ganda pala ng, ano, ng ganitong setup. Tapos ngayon, kung makikita nyo, puno yung tubig niya dahil umuulan. So mga nagtatanong, no, anong ginagawa ko pag umuulan? Eh, hinayaan ko lang naman, no, kasi sa wild naman, yung mga isda natin, nauulanan din naman talaga yan. So natural lang na maulanan yung ating mga isda at wala naman mangyayari yan. Kung magkakasakit yan, eh, magkakasakit talaga sila. Pero tingin ko, eh, malalakas yung mga isda natin pagdating sa ganun. Pag ganitong lasing setup, kasi ganito naman yung talagang setup. Yung ano, kung iisipin mo sa wild, eh ganito lang din naman talaga, tubig. Tapos, di ba, kung ano nung halaman naman talaga yung napupunta dyan sa tubig. Yung mga dahon-dahon. So, yun. Simulan ko na dahil medyo marami tayong gagawin. At pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mga kukunin natin o yung mga kukuha natin na pang wholesale para doon sa mga interested na kumuha. Eh, order lang kayo. Message nyo lang ako sa aking Facebook. Alright. So, yun guys. Simulan na muna natin. Linisin to. So, tatanggalin ko lahat ito, tapos lalagyan natin na isang strain ng guppy. Medyo mahirap pulihin ito eh, pero tatsagayin natin yan. Jeez, ganda na kulay. Ito mo may tubig. Wala na tayo. So, yun. Dumumi na yung tubig. At ito yung mga nakuha natin. Tapos, meron pa dito isa. Ito, mas marami ito. So, kailangan natin matanggal lahat yan para malagyan natin ng strain ng guppy. So, puro guppy na yung mangyayari dito. Oh! Ayan, maliit. Dahil maliit. Isang batch yata. Bakit may EFR? Ay, nakatalo na EFR. Oh, EFR. Ah, EFR yan eh. Yun lang mahirap guys, no? Pag dikit-dikit yung tubs nyo. Na-experience ko na yan talaga dati pa. Tumatalon tapos nahaluan. Syempre pag nahaluan yun, di na pure strain, chops na lang, mababa na yung value niya. Yan, dumumi na rin yung tubig. Kunin muna natin lahat ng makukuha natin. So yun guys, natanggal ko na yata. Natanggal ko na yata yun. Saka dito, kung may matira man dyan eh, siguro mga ilang taraso na lang. Tapos, ito yung mga nakuha natin eh, tingnan ko muna sa aquarium kung may makukuha tayo at baka pwede na natin iuwi yung iba bago yung iba yung maliliit saka yung mga pwede breeder, eh lagay natin doon sa pond. So yun guys, no, ito yung mga nakita natin o kinuha natin mga red jelly, red jelly, chili, red balloon plati. So mga ilang piraso lang yun, nakita kong good size ito. So, kukunin natin yung iba dyan. Siguro mga 10 piraso lang makuha ko dito. Tapos yung iba eh lalagyan na natin sa pan. Palakihin muna natin. So yun guys, marami din palang ano, madami rin palang good size. Madami din to yung ating mga lalagyan muna sa pan. Siguro mga 50 pieces yan. So iyanan muna natin sila ang lumaki dito. Yeah. So, wala yung mga breeder ko dito, hindi ko maintindihan kung saan napunta. Baka nagpaalam na. So yun, may mga juby size, ang pinakamalaki na lang dito juby size, tapos may mga fry. Yeah. Bali itong pond na to, puro chili red balloon plati lang to. So dito na lang tayo kukuha niyan. Wala nang sa iba dito. Yung mga pinagtanggalan ko, lalagay ko diyan mga ano. Mga RDSS, kasi medyo maganda yung RDSS natin. Kaya yun yung pararamihin natin dito. Alright. So ito yung next guys, dahil ito yung medyo marami-rami. Yung ating mga tuxedo koi guppy. At simulan na natin ng hole eh. Nahirap talaga mamili din, bubos na oras. Pipipiliin pa natin yung size eh. Yun naman pwedeng kunin lahat. May talaga. Jeez. Scoop. Dami oh. Yan.
Pakita ko lang kayo ng sample, no, ng mga kukunin natin. So ito, dahil Big Mama to, hindi to pwede. Ayan. Dami yung nagtatanong sa akin yan, humihingi ng ano. Gusto nilang bilhin yung Big Mama. Siyempre hindi natin dapat ibenta yan. So yun yung pinakapuhunan natin dyan. So mga juby size lang talaga ang binibenta ko. Yung mga ano lang, mga good size. Kahit saan naman kayo bumili, ganun. Tapos pipilian natin mga makeup, tsaka non-cup. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ano, na male na ano, parang king koi. Ayun, ang laki, no. Nahuli pala natin. So, na. Ang laki ng cock niya. Cock talaga, no. Parang wen niya doon sa ano, mukha. Wait. Ano yun? Nawala. Kita ko na kanina, eh. Ano yun? Ang laki ng pula niya sa mukha. Parang magayong mata. Diba? Ayun o, kumpara mo yan. Dalawa male to, pero yung isa grabe. Ang laki ng mata. Ayun o. Parang bubble eye. So, tatabi mo natin ito, iwan. Iwan siyempre. Iwan natin yan. Parami ka dyan ang lahi. So, pilihan na natin ito, guys, at medyo matrabaho ito. Madami-dami tayong pipiliin. Ang hirap dito. Medyo dark yung tubig, kaya medyo hindi ko makita. Dito naman, medyo... Ito, kita ko lahat, pero ano, maliliit. Ayan na, maliliit pa. Pero pwede na natin piliin yan. Ayan, ang ganda. Ganda talaga pag mas dan, pag marami. So yun guys, mukhang uulan na at nakakapagod talaga. Nakakapagod talaga to. So kumuha ako ng mga around 50 yata to. Kalalagay natin sa top. Around 50, tapos marami pa to. Marami pa yung hundreds pa yan. So balikan na lang natin, no? Siguro okay na tong mga 50 pieces na tuxedo koi. Kasi marami pa tayong kukunin yung ibang strain. So yun, pakita ko sa inyo, no? Ilagay ko lang sa ano, sa aquarium. So yun guys, ito yung mga tuxedo koi na napili natin, mga good size na yan. Hindi siya ganun kalaki, pero hindi naman siya maliit. So, ayan, good size na yan for ano, for wholesale. Binabenta ko to ng 20 pesos ang isa. 40 pair, diba? Ganda, murang-mura na yun. Pero, minimum tayo, no? May minimum tayo, 10 pairs. Alright. Dito naman tayo guys sa ating RDSS at kumuha na ako ng palanggana, no? Dahil medyo mahirap. So ito RDSS natin, hindi ito pang wholesale. Kasi medyo maganda yung line natin ito at hindi ko siya pwedeng i-wholesale. Tsaka ilang peraso pa lang din naman yan. So kuha lang tayo dyan ng pangbenta natin sa shop. Medyo mailap lang tong ating mga RDSS. Konti lang sila, limited lang to. Limited edition. Buong yung breeder pa yata yung nakuha natin. Sila alim kasi. Yan. Yan. Pakita ko lang nga pala sa inyo guys, no, yung breeder natin, no, kasi nahuli ko. Ito yung isang breeder lang natin kasi pair lang to nung nilagay ko. So ito yung pinaka female breeder natin. Ganyan kalaki na siya. Almost 2 inches. Ano natin yun. Tapos yung mga males, ito yung mga males. Wala pa makuha ang female, eh.
So, yun. Yung mga good meal natin, yung pipiliin lang natin. Siya, kung makikita nyo, may mga maliliit. Yung mga maliliit, syempre, babalik natin ito doon. So, kunin lang natin itong mga food size. Siguro, mga 3 pairs lang ulit kukunin ko. Kasi mahirap pag-stock ng madami nito. Ayan, ganda. Hirap mag-stock ng madami niyan kasi baka mamatay doon sa shop. Minsan kasi pag sobrang dami stock, ang hirap alagaan. So, ito, konti-konti lang. Goods na yun. Pero ayan, ayaw magpahuli. Hirap. Ba yan? Hirap. Papakita ko lang sana sa inyo eh, kung ano yung itsura niya. Sa side view, ang ating Red Dragon Snake Skin. Uy, ito sa kamay na lang natin. Madali pa yata. Mahirap din. Ano ba yan? So, ito yung RDSS natin. Dumbo, ano, big dorsal na ano, half moon. RDSS. O, Red Dragon Snake Skin. Masahin nyo kayo yan. Ang ganda, diba? Ayan. Mga big dorsal yan. So, ayun. Sa mga gusto, binibeta ko ito, 250 pair. Mura, diba? 250 lang, saan ka pa? Ito naman tayo sa AFR. AFR. Ayan, dami. Madami-dami ito kay AFR. Ito yung mga fry na nilagay natin eh. Ayan, lumaki na sila. Pwede na yan. Wholesale na yan. Hirap mag video ha. Hindi ko napapansin ha. Iba na pala yung tinututuan ko. So yun guys. Pipiliin lang natin yung mga good size. Pag pumasok sa kutsara, good size. Pag maliit sa kutsara, babalik. Ayan, mga ganyan, mga jumpy size. Ganyan. Mga males. Ay, ganda ng kulay, oh. Cool, ano talaga? Cool red. Ayan, pag medyo maliit, kagaya nito, ito medyo maliit pa to. Balik natin. Para sa susunod, may ma-harvest tayo ulit. Yung tingo, good size na yan. Market size. Yes. Okay guys, bibilisan ko na. At medyo inaabot na tayo ng hapon dito. So yun mga kasang, nakulang ang isang araw para makapag-harvest tayo ng madami-dami dito. So, ang nakuha ko lang, meron akong mga AFR. Yan, meron akong 10 pairs na AFR. Meron akong ilang perasong red lace. Tapos tuxedo koi, HB blue. Tsaka yung ating ano, red balloon platy. So ayan yung mga available na ibebenta natin ngayon. At ayan, babalik na lang ako dito siguro this weekend kasi kailangan ko ring makipag-meet ulit kay ano, kay Sir Matthew dun sa ano, sa dito nga sa farm na gagawin namin. Tapos ayun, hindi ko alam kung bibili na rin ako ng mga gamit para mailatag na natin yung bago setup natin. So ayun, sa mga gusto bumili ng wholesale, no? Ayan, yung mga available natin na po wholesale. Tapos yung mga EBM, hindi pa ako nakakuha kasi kailangan ko ng magbukas ng shop at ano, hapon na. So matagal-tagal pala gawin ito. So ayun, sana nag-enjoy kayo sa video na to at sana may natutunan kayo kahit papaano sa pag-iisda sa video na to. At sana sa mga hindi pa na-subscribe, subscribe na kayo sa akin channel. Tapos sa Facebook, follow nyo rin ako sa Facebook, Hendrix Backyard TV tsaka Hendrix Backyard, yun, dalawa yung Facebook page natin. Sa TikTok meron din ako, Hendrix Backyard. So ayun, no, tapusin na natin ang video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out.